Dalawang buwan na nga pinaghahanap ang nawawalang beauty queen, ngunit wala pa ring lead ang mga PNP CIDG kung nasaan talaga ang nawawalang dalaga. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagsasalita ang nakarelasyong police major na si Alan De Castro, at pati ang misis nito o legal wife ay nadadawit na rin dahil isa din ito sa mga huling nakausap ni Catherine Camilon nang minsan ay magsumbong ito na may kabit ang kanyang mister na pulis na si Alan De Castro. Ang ikinasasama ng loob ng pamilya Camilon ay patuloy pa ring nakakagamit ng cellphone itong si Alan De Castro kahit nasa loob ito ng restrictive custody ng PNP. Ibig sabihin, malayang nakakapag-communicate sa labas at maaring makaapekto ito sa ginagawang paghahanap sa nawawalang beauty queen kung sakaling siya man ang may alam o control sa kinaroroonan nito. Maging si Idol Rapi Tulfo ay kinwestiyon ang pagiging malaya nito sa pasilidad na nakakalabas-pasok lang di umano sa bahay kung saan ito dinala. Bagaman may mga gwardiyang dalawang pulis, hindi naman ito nakakulong at malayang nakakagamit nga ng gadgets. Nakatakdang dinggin ang kanyang kaso sa darating na December 19, 2023 at January 4, 2024 at inaasang maghahain ito ng counter affidavit. Ganun pa man, malakas ang mga ebidensyang magdidiin sa kanya dahil may kaibigan si Catherine na nagkuwento na si Police Alan Major De Castro ang kakatagpuin nito ng araw na mawala ito. Siya lang din naman di umano ang laging kasama kapag lumalabas ito at napag-alamang nakikipaghiwalay na pala ito ng araw na iyon. Kaya maaring matinding galit ang nagtulak dito para gawin ang isang hindi kanais-nais kay Catherine. October 12, nakita ng mga saksi ang bodyguard driver nito na si Jeffrey Magpantay. Nabuhat-buhat ito mula sa Nissan na sasakyang regalo ng pulis papunta sa pulang SUV.